Ayan. Ito naman kay Ate Matet, kay Aubrey, and kay Miss Valerie. Ano naman yung kinakatakutan yung mangyari sa inyong mga anak dun sa mga past na ginawa niya noon? Ako siguro yung sa school, ganyan. Yung parang nakikita ko na yung value na, oh my God, ngayon naririnig ko yung mom ko, sasabihin niya na nung bata pa kami. Oh, alam mo ba kung magkano yung tuition fee? Di ba? Tapos ngayon, naiisip ko, you know how much is your tuition fee? Tapos you're just gonna give me what, 79? Ngayon, naiisip ko na ganun pala yun. So ayokong, gusto ko na sana, ayun sinasabi ko sa kanila, hindi ka kailangang honor. Pero at least be a good, you know, good student. Pwede na yun. Ayan, Ate Matet. Siguro yung maramdaman ko yung kahihiyan na naramdaman ng mga magulang ko. No? Deadlock lang. Ayoko silang mapariwara. Ayoko silang mapahamak. Siguro iyon. Although, kung hindi ko naman naranasan yung naranasan ko dati, hindi naman ako ito eh. Hindi ko rin makikilala ang asawa ko. Pero, yun nga, I'm trying to save them from what, kung anong, Tagalog na lang, kung ano yung pinagdaanan ko noon. Kung ano yung pinagdaanan ko dati. Yung mahirap din eh. Mm-mm. Pero yung walwal days mo dati, nung natigilan ba yun agad? Oo, te. Kasi nakilala ko si Mickey ng July. Alam mo ba, hindi lalabas. Ganun eh. Sabi ko, sumunod ka naman. Wow, he's so strict. I'm so pretty. Ganon. So, ano siya eh. Kumbaga, siya yung sawana. Ako yung gusto ko pa eh. Pero hindi, dito lang tayo. Chika lang tayo rito. Walang lalabas. Walang maglalasing. Walang mag-ano, kung ano-ano dyan. So, napatino niya ba ako? Agad. Ay, kaya pala talagang gustong-gusto ni Ma'am Shi. Yes, Valerie. Ako naman, kinatatakutan ko, syempre, na, you know, maging teenage mom din siya. Kasi teenager na siya ngayon. She's 14 now. And ayoko lang nung... Kasi ako napilitan akong mag-mature agad eh. Hindi ko na-enjoy yung pagiging teenager. Diba? Parang naging mom ako at 16. Parang hindi ko na-enjoy mga date-date na yan. Hindi ko na-enjoy yung labas-labas with friends. Wala eh. Kaya din siguro never ako nalasing. Kasi napilitan ako mag-mature agad at maging responsable agad. And yun yung ayoko sana na hindi siya manakawan ng panahon. Na sana yung ma-enjoy niya lang na teenager siya. Pag-20s na siya. Yung normal na ano ng life. Yes. So, ano yung mga ginagawa nyo para maprotektahan sila? Like, sobrang stricta ba kayo? O? Ako, strict lang ako sa school. Pero, sa akin kasi, mababait naman sila somehow. Parang, somehow. Sa bahay namin kasi, ang rules ko lang talaga, we have to eat together, dinner, ganyan. May mga small tradition kami. Movie night every weekend. Tapos, we say I love you every day. Tapos, we hugs, kiss. Yung mga feeling nung iba, parang hindi siya normal. Eh, sa amin, everyday normal. Kahit sa labas, sabi ko, I love you! Tapos sabi na, I love you. Tapos, hug. Gusto ko lumaki sila na hindi sila mahihiya na gano'n. Yun yung mga rules ko lang. Gusto ko loving person sila, mabait, ganyan. Well, kung hindi talaga sila mag-end up na, alam mo yun, hindi sila ganitong course gusto na kasi magka-college niya isa. Gusto, kahit anong gusto naman niya. Pero gusto ko lang na maayos. Kung hindi maayos, hindi. Pero yun yung gusto ko lang na sana, di ba? Gusto mo rin ba, alam mo kung saan nagpupunta si Maury? Oo, kasi ako nag-grab sa kanya. Ay, talagang naka... Okay. Karating na. Tapos natawagan ko yung parents before na sabihin, oh, gagawa ng project, mag-overnight, tatawagan ko yung parents. Saka may mga chat-chat na eh. So easy now, may chat, may picture, padala mo ako ng picture ah, parang ganyan. Yung 10 ko naman, di pa nag-overnight. Okay. Wala pong sleepover. Ganun. Correct. Kay Matet, ikaw ba? Medyo stricto ka ba? Or super strict ka ba? Like sa mga passwords, sa mga... O kaya, dapat may chaperone? Ano ate, meron akong listahan ng passwords nila for everything. Like, Facebook, yung sa Instagram, yung emails nila. Kasi ako gumagawa eh. Sorry, hindi ako praning ah. Kailangan lang alam ko. Tapos yung mga yun, mga passcode nga ng mga telepono, alam ko lahat yan. Kailangan alam ko kung ano yung laman ng social media nila. There was a time nga, siguro last month, binura ko yung mga social media nila. Bakit? Binura ko, hindi ko na makontrol. Mas marami pang friends sa akin. Kailangan ano, kung ano natututunan kasi sa ano, hindi ko makontrol. So ginawa ko 300 friends lang kayo, puro family. Yung matitirang numbers, i-add nyo yung mga kaibigan. Konti lang. Ito sa ginawa mo na to, ano, nagkaroon ba kayo ng
misunderstanding or nagtampo ba sila sa'yo? Medyo nagtampo sila. But then, in-explain ko naman yun, kung bakit... Nakausap mo. Di ba? Kung bakit ganun. Hindi naman gagawin mo lang basta eh. I-resent ka niyan. Di ba? Basta parang balance lang din ang pagka... Yes. Tsaka mahinahon. No? True. Si Ma'am Shina. Ako, actually, medyo maluwag. Hindi nga ako ganun ka-strict eh. Kasi... strict lang ako when it comes to, kunwari, aalis, papaalam na, nood ako with friends, nood ako ng movie, ganyan. O kaya birthday ni ganito, ganyan. Nakuha, Heather, hindi po pwedeng lahat pupuntahan mo. Ganyan ako. Kailangan piliin mo lang kung sino talagang kaklose mo. Sa isang taon, tatlo lang yung pwede mong puntahan. Ganyan. Yung para alam niya na ipapaalam niya lang is yung mga gusto niyang puntahan talaga. Na yung mga hindi naman masyadong ka-close, 'di ba? Hindi na kailangan puntahan. Kasi for some reason, ang dami-daming lakad nila. Ba't mas marami pa kayong events kesa sa amin? Sa school lang, 'di ba? Ang dami nilang chat group, yung mga ganun-ganun. Yeah. Ano yung mga chat-chat nyo dyan? Iba-iba. Sa mga momshi talaga, to the kwan agad. To the react, 'di ba?